Magandang hapon po. Welcome to the Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayon ang Obispo ng Diocese of Pasig at Vice President ng CBCP. Narito po ang ating speaker sa buwan ng Marso sa ating Lenten Recollection Series sa topic na Lent, A Journey Through Our Deserts Where God Leads Us to Freedom. Please welcome His Excellency, Bishop Milo Hubert Vergara, D.D. Magandang hapon po sa inyong lahat, no? Ay, sa wakas, nasa last session na po tayo, no? Hindi ko alam kung ako'y napapabuntong hininga at matatapos na rin, no? Alam niyo naman, talagang kailangan natin ng konting sakripisyo, no, para magbahagi sa inyo. Eh kung pwede lang ko, no, isang session lang ako, pero sabi ng TV Maria, kumpletuhin ko daw. Kaya gawin kong apat na session, no. Kumbaga, package deal daw po ito, ha. Nakita niyo, no, ha? Anyway, salapat po kay Monsignor Clem Ignacio, kay ano, Father Lito Hopson, no. Kina Ma'am Sharon, pati kina Kat, tsaka lahat po ng ating mga staff po dito, no, na talagang naging daan para ibigay po itong ating Lenten reflections po natin. Anyway, balikan lang po natin yung mga nakaraan, no. Sabi ko nga, no, ang dami po na nating napag-usapan, pero pick up point ko lang po yung last session, yung third session, no. Nasimulan ko po doon yung sinasabing three disciplines of Lent as acts of love, at pinaliwanag ko po yung dalawa, no, yung almsgiving at yung fasting, no. Siguro magtataka ko, ba't hindi ko na kaya kinumpleto, no? Ay may purpose po 'yan, no. Pero balikan muna natin, no, yung sinabi ni Pope Francis, no. Sabi niya, no, at na-quote ko na to lengthily nung isang slide, no. In the other session, sabi ni Pope, "It is a time to act, and in Lent, to act also means to pause in prayer, ha? In order to receive the word of God." Ayan, no? Kaya, di ba, alam po natin, no? Pagdating ng Lent, no? Isa sa mga disiplina talaga, no? Bukod sa almsgiving at fasting ay prayer, pero they all go together. Sabi nga ni St. Augustine, "By almsgiving and fasting, we add wings of fervor to our prayer so that they move easily up and reach God." Ganda ho ng words na yun, ano? Ni St. Augustine. Di ba narinig natin sa Matthew 6 verse 6? "Pray to your Father in secret, and your Father who sees in secret will repay you." Again, medyo batikos din po ito laban sa mga Pharisees and scribes nung panahon ni Jesus, kasi nakikita niya yung almsgiving and fasting performance, no, sa mga ano, Pariseo at Eskriba. Kumbaga, gusto na ipakita na mas banal sila, no? Dahil ginagawa nila yung sinasabi sa batas, eh kasama po dyan yung panalangin. So they show themselves as prayerful, no? Ilagay na natin halimbawa, kumbagay, pag nasa templo, no? Talagang nandoon yung mga actions nila na nakikita ng mga tao na para mga banal na banal, no? No. Pero sa totoo lang, ginagawa nila yon hindi para ipakita, no, na sila ay sumasamba sa Diyos at talagang purified of any intention, but ill will again, no, parang lumalabas para ipakita sa mga tao na mas banal sila at dapat silang itaas sa pedestal. Kaya siguro nasabi ni Lord, oh, pray in secret, kaya ang nakakaalam niyan ay si Lord, ang Father God, no, and He will repay you, no, also for, you know, what you do in secret. Anyway, let's talk about prayer, no. You know, in the Gospels, no, the disciples, no, had that
wanting to know how to pray, to be taught to pray. Let me read Luke 11, verse 1 to 4. He was praying in a certain place. And when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us. And do not subject us to the final test.'" Mm-hmm. Yan ha. Kita nyo yung mga disciples, no? They appeal to the Lord to teach them to pray. And itinuro nga yung Our Father. Kaya, you know, sinimulan ko dito kasi yan ang unang itinuro sa atin ng ating mga magulang, di ba? They took the cue from Jesus. Kung meron tayong natutunan na prayers, no, nung tayo'y nagkakaisip pa lang, na imamumble na natin, nakakapagsalita na tayo, ayan, tinuturuan tayo ng Our Father, ng Hail Mary, ng Glory Be, di ba? At alam natin, sa ating pagtanda, ngayon matatanda na rin tayo, yan pa rin ang ating prayer, at so powerful prayer. How I wish I could give, no, a more extended exposition just about the Our Father, no? In fact, Pope Francis, no, gave a catechesis just on the other Our Father, no? So that we can, no, understand, no, this beautiful prayer. But our, you know, saints like Saint Augustine, Saint Teresa of Avila in his book Way of Perfection gave, no, reflections, no, on the Our Father. But you know, it's good that we're talking about prayer because, you know, last January 21 of this year, this is what the Holy Father said in an Angelus message, no? The coming months will lead us to the opening of the Holy Door, with which we also begin the Jubilee. And I ask you to intensify your prayer to prepare us to live well this event of grace, to experience the strength of God's hope. Therefore, today we begin the year of prayer. That is a year dedicated to rediscovering the great value and absolute need for prayer in personal life, in the life of the church, and in the world. Ayun. Now you understand bakit ko po ito hinuli. No, kasi I'd like to devote one whole section knowing that the Holy Father declared this year as a year of prayer. In fact, I think in one also of his messages, he said, this is a beautiful time, no, to devote, no, moments of understanding the symphony of prayers, kasi maraming types of prayers tayo, you know, and to see how these prayers, no, deepen our life of faith, no, and how we are able to commune with the Lord. At tamang-tama naman, kasi alam, sabi nga niya dito, this is the best way to prepare for 2025. Ano ba yung 2025? Ito yung great jubilee of the church kasi every 25 years nga po, di ba? Yan. Nade-declare pong jubilee year. At sabi nga po, ang tawag po sa atin ay pilgrims of hope. No? Ayan, ha? We are hoping to reach that jubilee year and thank the Lord for this, the blessing of this great jubilee. But also, to have that attitude, no, and the disposition, no, that each year we hope, no, for what the Lord has in store for us. Now, no, to deepen our reflection for this last session, as I gave this pre-note, yung mga pre-notandang po ito, let me now go to, no, the structure of our reflection on prayer. And I'd like to start off with, why pray?
Yan. No? Siyempre, siguro tinatanong niyo, no? Bakit nga ba tayo nagdadasal? Ayan, siguro para matignan natin, no? Alam niyo, meron daw tinatawag na ano, no? Three realities of life. Para maintindihan natin kung bakit tayo nagdadasal. Yung una, it is the thirst for meaning in our life. Ito nga yung sinasabing pagkauhaw sa kahulugan ng buhay. Kasi alam natin, dumadaan lang ang bawat sandali. Ngayon, may bukas na. Yan ang nangyayaring parang datos ng buhay. Tapos sa dami ng nangyayari, iba't ibang nangyayari, may maganda, may hindi maganda, napapaisip ka eh, bakit nga nangyayari ito? Naghahanap po tayo ng kahulugan. What is the meaning of all this? No? Whether sa sarili mo o sa ibang tao, no? Mapapag-isip ka eh. At actually, when you tap into this reality that you thirst for meaning in your life, you do not point to yourself but point to God. The question then is addressed to God, Lord, ano ba ang kahulugan nito para sa akin? Bakit ito nangyayari sa akin? So you see, why our movement is to pray? Because we want to understand why all this is happening. The second is hunger for God. No, ito yung ano, no? Pagkagutom sa Diyos. Kasi alam natin, konektado dun sa paghahanap ng kahulugan sa buhay, nandoon yung realidad na alam mo, hindi napupuno ng mga nangyayari sa paligid o nagagawa ko sa paligid yung hindi lang hinahanap ko, kundi yung pagkagutom ko. So, you look around you, you try to pamper yourself. There is an urgent longing. But then you understand that cannot be filled in by what the finite world can offer. It can only be filled by someone who is infinite. And the void you feel, the hunger you feel, can only be filled in by God. Yan. And then the third, the need for silence, yung pangangailangan ng katahimikan. Kasi ang ingay-ingay, no? Eh, sa paligid. No? Di ba? Dumadating sa buhay natin, maingay sa bahay, maingay sa trabaho, maingay sa lansangan pag pumapasok ka, naghahanap ka ng hindi lang bakasyon, ha? Hindi lang yung pumunta ka sa beach, no? O maglibang ka, no? Sa isang magandang tanawin. Pero deep within, naghahanap ka katahimikan. And you know, it is already
an indication that in silence, you are feeling the need for prayer. Serbahan nyo, hindi ba may mga pagkakataon tayo before work, kung madadaan lang, pasok ka muna sa simbahan o isang chapel. After work, daan ka muna sa simbahan o sa chapel. Bago matulog, pagkatapos ng ingay, hindi lang sa labas, kundi ingay sa loob ng tahanan, sa trabaho, even the household chores. Himpil ka ng tahimik sa harap ng iyong mumunting altar. Kahit nasa upuan ka lang. Because it is specifying that you want to commune with God in silence. You want to pray. Kaya kita nyo, yan three realities na yan, no? Already tell us why we pray. Kaya nga, no? Alam nyo, Filipinos, sabi nga sa Catechism for Filipino Catholics, instinctively realize the need for prayer. We are brought up in a Christian culture to believe in the God revealed by Jesus Christ, a personal God who relates to us by adopting us as His sons and daughters. He calls us to a personal response in faith, hope, and love. Ayun. So, alam na po natin talaga yung need for prayer. At ito nga, napakaganda, no? This now specifies that prayer is a relationship where God initiate and we respond. Where God is the primary actor, no, and we just react. And when we enter this relationship, we actually find meaning in life. We fill in the void, the emptiness that only God can fill in. No? And we're able to respond in faith, hope, and love. Alam niyo, merong isang Protestant author si Pastor, no, Joe McKeever, no, sabi niya, no. Ito nga, no, maganda ding deepening ito, eh, no. About prayer. Sahin ko lang, ha. When you don't know how to pray, pray anyway. Ignorance is no excuse. When you don't feel like praying, pray anyway. Depression is no excuse. When dullness sits on you like a vulture and you can't muster enough enthusiasm to change channels, much less to pray, pray anyway. When you see no need to pray and no reason to intercede for those about you, recognize this is a sign of impending danger and pray anyway. Blindness is no excuse. When you've grown spiritually lazy and feel that you'll never be able to pick up your Bible and read it the way you once did, especially pray anyway. Laziness is no excuse. When you don't understand that the big deal is about prayer and you think it's overrated because it never did you much good, pray anyway. Immaturity is no excuse. When you're too tired to remember your own name and you know God will understand if you don't pray, pray anyway. Fatigue is no excuse. When you're embarrassed to be back before God, confessing the same sins and admitting the same failures, come on and pray anyway. Shame is no excuse. When you've been unfaithful and you know it and you feel that burden of guilt that makes you want to turn, to run and hide under the porch, pray anyway. Sin is no excuse. When the nagging voice of the enemy keeps telling you there is no God, and even if there were,
He'd never have anything to do with a nothing like you. Pray anyway. Unbelief is no excuse. We can bless ourselves immeasurably by rescuing our prayer life from bondage to our emotions and circumstances. There is no time and there are no conditions in which prayer is not necessary, not helpful, and not the right thing to do. So let us always find time to pray. Ganda ho, ano? Ganda nung very rhythmic message, no? So it just tells us, no, why we have to pray, no? But I'd like to now go here, no? How can we pray? How can we pray, no? And you know, when there was this declaration of the year of prayer, Monsignor Rino Fisichella, pro-prefect of the Dicastery for Evangelization, no? Last January 23, 2024, was interviewed, no, about this. And I think this is an opportunity to understand, no, how we can pray. Kasi dun sa interview niya, he made some sort of description of prayer. And I will run through it a little bit, no, and you will see in parentheses how I defined what he was sort of proposing as an elucidation about prayer. Sabi niya, prayer above all else, no, is to renew our desire to be in the presence of God, to listen to Him, and to adore Him. Kaya, I sort of call this the prayer of adoration. No? Tignan nyo, di ba, when you go to church, you celebrate the Eucharist, no? That is a form of adoration, either in celebration, no? Or in stillness when you are before the Blessed Sacrament, no? We adore the Lord when we do communal worship. We adore the Lord, no, when we are doing our prayer time before the Blessed Sacrament. And we are doing this realizing how the Lord is first present to us, and I think this is very important, in our prayer of adoration, we listen to God. Kaya sabi nga nila dito sa synodal form, no, na sinasabi, and this synod on synodality, yung tinatawag na conversation in the Spirit starts with our listening first to God as we listen to others. I hope, no, we do more prayer of adoration either in communal worship, in every Mass, or our individual adoration before the Blessed Sacrament. Our way of listening to the Lord and telling us what we have to do in our lives each day. Tapos sabi ni Archbishop Fisichella, prayer moreover also to thank God for the many gifts of His love for us and to praise His work in creation, which summons everyone to respect it and to take concrete and responsible steps to protect it. Ayan, I call this prayer of gratitude. Di ba napakaganda? When you start your day, how do you pray? A simple thank you that you are still alive in the morning. When you retire, before you sleep, a simple thank you to the Lord that you have finished the day and you have been protected from any form of danger. There are many times we have to thank the Lord for our blessings, right? Dami natin blessings kay Lord, eh. No? Sabi ko nga, blessing of life, blessing of family, blessing of
work, no, whatever that is, no. Can you thank the Lord also for blessing you with trials and tribulations? Kasi pag nagpasalamat tayo, no, dito sa mga mga dinadaanan nating matitinding pagsubok sa buhay, no? It's a way of telling the Lord, thank you, Lord, for making me participate in your own Paschal mystery, in your suffering, in your death, and your resurrection. Yan, no? Pwede rin, no? Sabi ni Archbishop Fisichella, prayer as the expression of a single heart and soul, which then translates into the solidarity and the sharing of our daily bread. Kaya, prayer that leads to compassion, di ba? Kasi tingnan nyo ha, dun lang sa Our Father kanina, di ba, itinuro po sa atin yan ng Panginoon. Eh, when we talk to Our Father, we pray to Our Father and we tell, give us this day our daily bread. That is not only for us. But if we live out true gratitude, na sinabi ko kanina, no? What should happen? Our prayer should lead to compassionate loving. Kaya nga sabi dito, no? Translated to solidarity and sharing of our daily bread. No? Kasi we have a God of providence, but you know, our God of providence tells us, this is yes for you, but the bread given to you should be also the bread broken and shared to others. Kasi siguro pag nagdadasal po tayo, Panginoon, may mga pangangailangan ako sa buhay. Sana isipin din natin na, Panginoon, marami din pong pangangailangan ng iba. At kung ano man pong biyaya ang matatanggap ko, Panginoon, sana ito'y mga maibiyaya ko, maibahagi ko din sa aking kapwa. At maraming kapwang nangangailangan. No, and then, prayer that makes it possible for every man and woman in the world to turn to the one God and to reveal to Him what lies hidden in the depths of their heart. Ito yung tinatawag na prayer of vulnerability. No? Kaya, sinabi kong prayer of vulnerability kasi hindi po when we pray, we know we are naked before God. No? Kaya magandang tigdan eh, no? Yung kwento nung sa Gospels, di ba? Yung isang publikano, isang makasalanan, tsaka isang no righteous Pharisee, di ba? No? Yung righteous Pharisee, kung ano-ano sinabi tungkol sa you know, katabi niyang makasalanan. Ang nasabi lang nung publican, yung makasalanan, Lord, have mercy on me, a sinner. And when we're vulnerable before the Lord, no, nakandang makita, we are before a merciful God. Kaya, sana ito din yung mangyari, no? Makatulong po no na makita natin na when we pray the prayer of vulnerability, we turn to God and tell God, Lord, eto ako. Wala akong maipagyayabang sa'yo. Wala akong maitatago sa'yo. Lord, alam mo ko ang sino ako. Alam mo ko ano mga nagawa ko. Alam mo ang mga kahinaan ko. Alam mo mga kakayanan ko. Alam mo ko nila sa kaloob-looban ng puso ko, bahala ka na. Diba? So, I hope that will be the movement also of our prayer. A prayer of vulnerability before a merciful God. And then finally, no? Prayer as the royal road to holiness which enables us to be contemplative even in the midst of activity.
tawag ko po Jay, prayer that leads to holiness of life. Ito po yung ano, no, magandang sinabi din po ni Archbishop Fisichella, no, kasi sinasabi niya na yung ating panalangin, no, ay panalangin tungo, no, sa kabanalan, no. At nakikita natin na anuman ang ginagawa natin ay pag-aalay din ng sarili sa Diyos at maituturing din nating panalangin para sa kabanalan. No? Na kaya narinig natin, di ba? We are contemplatives in action. Kaya nga, di ba? Contemplative even in the midst of activity. And when we are contemplatives in action, no? We know that whatever we do, no, is the way to holiness of life. No? Siguro as a summative point, no, dito, no, magandang tingnan ito, eh, no. Sabi po ng katikisim po natin, authentic prayer is always rooted in the heart and related to the neighbor in loving compassion and service. Thus, if I may put it in a nutshell, prayer should be both affective and effective. I'd like to dwell on this point, no, and perhaps expound, no, a little bit, because this will help us appreciate, no, the catechesis on prayer which I just gave in this last section, no? Kasi may tendency kalimitan na maging dichotomy yung formal prayer tsaka mission or active life. Eh, hindi po. Ito nga yung sinasabi ng katekisim, eh. No? Pag sinabi mong authentic prayer, dapat this should lead, no, to loving compassion and service. Now, to give you an image, no, para maintindihan natin ito. Kasi may mga tao, no, na sabi nga ano, no, parang nakikita lang hiwalay. Halimbawa papasok sa simbahan. Yan, no, pag nakita mo sa simbahan, talaga nagdadasal dyan, no? Naku, kita nyo, banal na banal ang itsura. Nagtatagal pa nga ng sobrang tagal sa simbahan. Tapos na yung misa, lahat ng dasalan pa. Ayan, no, kikita nyo, no? Iba'y nakabelo pa, no? Ayan, no? Naku, nakakalungkot isipin, pag nakita mo sila, mukhang banal, napakamadasalin. Pwede mo nang gawing stampita yung mga mukha. Di ba? Ayun. Di ba? Parang ang santo-santa. No? Yung mukha nila, mga mukhang anghel. Ha? Pero, paglabas nila sa simbahan, nag-iiba. Yung mukha nila, nagiging animal. Ayun. Ayun ang problema. Nakahiwalay. Eh, hindi ho yun authentic prayer. Kasi siguro magtataka yung iba. Ako, malapit ako sa simbahan, nagdadasal ako dyan, daily mass goer ako, the mass as the highest form of prayer. Ni hindi ko mahikayat yung asawa ko, yung mga anak ko na magsimba sa bahay, hindi ko mainganyo mag-serve sa church. Tanong kaya natin kung bakit? Yung iba, natatakot itanong yan. Eh, kasi baka mabulaga sila sa sagot. Kasi sasabihin sa kanila, eh, hindi na ako believe dyan. Kasi alam ko na nagsisimba ka, madasalin ka, eh bakit ganyan ka sa bayan, sama na ugali mo? No? Oo. Tingin sa'yo ng mga tao, napakabanal mo. Pag nandiyan ka sa loob ng simbahan, may kung ano-ano pa yung uniforme mo sa parish, di ba?
Ito mo, ha? O. Pero pag uwi mo, no, ibang-ibang ano mo, itsura mo. Ang tatalas ng mga sinasabi mong salita, ang sama ng bibig mo. Hmm. Kumbaga, parang wa-epek. Hindi effective. No? Hindi effective yung prayer life mo. O kaya, pwede rin mangyari, dasal ka naman ng dasal, kulang ka naman sa pagkakawang gawa. Parang naiiwan lang yung iyong buhay panalangin, no, sa loob ng bahay dalanginan. Dapat yung panalangin ay bumubukal sa isang buhay na tumutulong sa kapwa, nagkakawang gawa, naglilingkod. Kaya magandang isipin, no, nga siguro kaya dineclare ni Pope Francis na Year of Prayer to para lalo nating mapalalim, no? Ano nga ba ang patutunguhan ng buhay panalangin natin, no? Ito po yung mga questions for reflection and prayer natin sa ating last session. Pero papaliwanag ko din po ito, no, para lalo nating mapalalim. No. Una, how is your prayer life as a Catholic Christian? Kumbaga parang nangangamusta lang. Pwede mo sabihin, nagdadasal naman ako ah. Dadasal naman ako ah. Pero sa mga naipaliwanag ko, magandang tingin, anong level ka ba ng prayer? Anong klase ka bang Kristiyanong nagdadasal? Something to think about po yan, ha? Kasi baka akala natin talagang okay na tayo na nagdadasal. Yung pala, after hearing what I said, no? Grade 1 pa lang tayo pagdating sa prayer life, di ba? Yung number 2 po, what do you intend, no? How do you intend to deepen and grow in your prayer life, no? Kumbaga, what do you intend to do to deepen and grow in your prayer life? Medyo nagkulang lang po ako ng isang word doon. What do you intend to do to deepen your, to deepen and grow in your prayer life? Yan. And this needs action steps. Action steps po tayo, ha? Kasi prayer life also, knowing that it's God's initiative, no? Also demands a certain response. So may tanong din po ito. Ano po ba mga efforts natin? Yung mga simple prayers natin each day, like when you wake up in the morning, or you retire in the evening, o nakokontento na ba tayo dun sa Sunday obligation of prayer natin with the Eucharist, o kaya ba natin maging daily ito? O kaya pwede rin, di ba, magandang isipin dito sa tanong nito, what do you intend to do to deepen and grow in your prayer life? Pwede ba nating dalasan yung ating ano, prayer time sa visits natin sa Blessed Sacrament? Baka kung ikaw ay 15 minutes dumadalo, pwede mong gawin 30 minutes. Mag-a-adore ka doon, no, sa Eucharistic Lord. Kasi that's the way, no? And it becomes a habit. Kasi if you want to deepen and grow in your prayer life, it is not a one-time thing. Nagagawin mo lang ngayon. O pag may kailangan ka. But you do it each day. You do it constantly and consistently. So, kaya it's good to, ano, to also be clear about all these action steps. And perhaps, no, as you evaluate your prayer life, as you plan out all these action steps, this will be
a blessed opportunity on this year of prayer, no? To grow as a Christian as you prepare for the great jubilee of the church in 2025. You know, we have been so blessed by the Lord, no? Because of the symphony of prayers that we have been doing as Christians. As Pope Francis has said time and again. And we hope that when we, you know, deepen our journey of prayer in our desert, not only this Lent, but, you know, not only during Easter, but as always, this will be something that will make us not only appreciate who we are as Christians, but also something that we can share to others so that we live out our Christian life in the best way we can. Maraming salamat po, Bishop Milo, at sa pagbibigay po ng inyong oras sa buong buwan ng Marso para sa ating Lenten Recollection Series. At makakaasa din po kayo sa aming panalangin para sa inyo. Kaya naman po bilang pagtatapos, hihingin po namin ang inyong pagbabasbas. So salamat po, no, sa pasensya ninyo for the past 4 sessions, no. Alam ko na baka kayo'y nagsawa na sa boses ko, no, pero it has indeed been a blessing to be with you, no, for our Faith Factor series during this Lenten season. And before I give the blessing, I just ask you to pray for me and pray for the church, no, as I pray for you. And yeah, in advance, no, I greet you a blessed Easter, no, as we celebrate it, no. As we all know, this is really a moment when the promise and hope that we have been looking forward to has been fulfilled. Sumayin niyong Panginoon, pagpalain kayo ng mga kapangyarihan, Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.